kaibigan, ano, share nyo na lang live stream natin, lipat kayo ng Twitch or YouTube kung gusto nyo mapang, makapaglapag ng inyong puntos. Pero yan na. Tapos betting has been closed again, mga sara. Majors. Mga tropa natin dyan na nagbe-bet, yung mga sumunod na yan, wala na yan. Kasi close na po. Habol na lang kayo siguro kung may ilalabas sa mid-game na over-under. Pero ito rin, buti binan, kinuha na ng Aster yung Ember Spirit. Kasi ito rin yung mid-laner ni Kuya Taka na wala pang talo eh. Ah. Ember Spirit. Ember dito Spirit. Sa Riyadh Masters ha. Ngayon, ano sagot ng Nine Pandas dito? Ayun, yung nasabi niya, pwede. TA ni Kuya Taka. TA ni Kuya Taka? Pwede rin Wind Ranger sila. Oh, actually, okay lang sila mag-Wind Ranger din. Mid. Kung hindi naman sila mag-Wind Ranger against Ember, Pango. Okay naman yung Pango eh. Pango is okay. Niisip ko nga, hindi, pangit na din kasi kung mag-Iolish dito yung Nine Pandas eh. In Joker ulit, ayun, pwede. In Joker nga. Pwede rin. Against Ember Spirit, okay lang. Nilabas na. Okay pero, na. Huli ko nakitang shinutdown yung Tinker ni Kuya Taka na napilitan siya mag-Midas. Against Team Secret yun. Ang hero yata ni Armel that time is Snapfire tapos ang kasama niyang support MK. Yan. Na tinatalunan lang yung Tinker, iba Boundless Strike tapos si ano na si Snapfire din bala sa damage. Oh. Pwede gawin ng Aster ngayon yun. Na yung carry mag-react sa may mid o kaya mag-dive yung Rubik tsaka Phoenix. I mean, okay lang naman mamatay yung dalawangan kung mababaw niyo naman yung Tinker. Eh. Basta i-control nila. Basta control nila. Pero ito lang mga sara, sobrang dalang, ay hindi pala dalang, sobrang madalas ko nakikita na 0-2 lagi yung Tinker ni Kuya Taka bago siya mag-online. Okay. So, tingnan natin kung ganun ba ang mangyayari, mga tropa. No? Juggernaut banned out there by Team Master. That's actually nice. Kasi yun yung pwedeng sumabay din dun sa apat na heroes ng Nine Pandas sa ngayon. Shoutout din pala kay Jamil. Ayan, ha? What's up? Mga matatagal na yan. Ayaw nga, ano? Double exit points, ayan. Ano nyo lang? Na, ano na lang kayo? Habol na lang kayo para sa next. At ano pa pala? Oh. May next series ulit, mga sir. Huwag kayong matutulog. Betboom tsaka GG. Ang magkakas niyan, yung dalawang J. Oo. Oh. Yung isa, G and Jules. Yung isa, minando ang one eh. Pansit kanton muna. Kansit panton muna tayo, idol. Ayan, demon nga, yun. Oh. Magkakas tayo tapos ano? Pang mamaya. Then next time, babawi ako. Babawi ka na. Ako, hindi naman sa inyo. Ayan. Sana lang sa mga public trans pa pag-uwi ako. Bibili ka. Basta hindi, masarap pag umuulan talaga eh. Kasi alam mo, pagod yung mga tao eh. Oo. Oh. Baka demon. Tapos, hindi sila makakabili kasi mahaba pila. Kailangan, kailangan umuwi. Tsaka pagod yung mga yun. Pagod. Diba? Tapos, galing mo talaga, buksan JV. Buksan mo yung hamburger. Tapat mo sa aircon. Ang galing mo, idol. Hindi na magtataka pag may nakaaway ka. Dapat. May nakaaway ka ron. Dapat nga sa airplane natin ginawa yun. yung hamburger doon kalagbukas, no? Oo nga, no? Demon ka nga doon. Pag yung first thing mo mag-aeroplano, sabi ko, putik, parang bus lang. parang bus na high-tech lang, ha? Tapos natagalit-tagalit ka onte. Pero yun nga, mga kaibigan, ito na po yung bands ng Nine Pandas. Gusto ko yung LC. Kasi pagka nahuli talaga si Tinker every time, mahirap na. Diba? Boss Nathaniel, sana yung tatlong number. Yan, ayun yung ano namin. B-site. Yan. Yan yung B-site namin. Yappy. Troll. Oh, wait lang. Troll. Hindi, ano, parang ano lang ni Ezra. Parang prediction may, ba? May AMP, may amp na agad kasi. Kaya kala ko may nag-pick na agad ng troll. Pero ang hirap mag-troll pag ano, may Tinker, ha? Tsaka may ano naman, MK naman eh. So, tingin ko yun yung carry. At ang kukunin ng Aster is offlane beast. Ay, ba na yung Beastmaster? Tide. Tide. Open. Pwede. Yun lang naman yung open sa ngayon. Pwede Underlord din. Pwede rin. Para may extra Atas builder. Tsaka ano din, global presence. Oo. Okay din yun. Para, pwede na nabawagin talaga yung Tinker sa may mid. Sama-sama lang lang. Kung hindi naman, pwede. Ano pa ba? Oh, hindi na kasi Senator. Sven Mulit, Pandas. Oh, okay lang din. Si Melder Titan naman, taga-protect. Baba. Pero for Team Master, surely they're taking their time. Inubos na nga nila dito ang kanilang reserved, mga idol. Naga yung Nine Panda. Naga? Parang hirap lumuro ng Naga dito ah. Kalaban mo, Ember, Phoenix, MK. MK? Medyo mahirap na nila tayo. Ayun, nag-Mars na lang. Panghuli talaga sa ano. Sa puro sila, no? Puro sila pula. Puro apoy, oh. Oo, si Rubik naligaw. Tsaka yung MK. yung MK.
But for 9 pandas, natitira na lang ko lang ay carry. Yan to, pipilit ba ulit nila yung carry doom? Gusto lang, Ramses, oh, labas mo yung PA mo. Wala, namiss ko lang yung hero, di na lumalabas. Pwede. Eh. Na alam ko nakapagkas ako ng ganun. Di, ngayon, ano lang, recently lang? And, hindi ngayong Riyadh. Nung Bali? Bali ata. Group stage. Si Jim Park. Oh, si Jim Park. Si Jim Park. Diba? Pero ito na, yan. Morphling. 15th most banned heroes. Diba? Morphling. Pangkopya kayo muna eh. Diba? Carry na pwedeng sumama din agad. Mga bandang 20 plus minutes. At may nagpasabog ng Tot-U dito sa... Ano? Ano yung gas? Grabe na yun. Bio na yun. Bio bomb yun. Ah. Buti nga, hindi umabot dito eh. Pero yun nga, mga kaibigan na Inpandas. With the last pick, Morphling. This time, I'm hoping na magkaroon ng impact yung Morphling na yan. Kasi ito na yung last pick ng Nine Pandas ulit. Na kanina, nung last pick sila, hindi ganun kaganda eh. Diba? Yung Doom last pick. So, bala. Ang pinakamagandang nagawa ng Doom na kinatuwa ko, yung blinking yung mukbang yung mukbang sa dulo humihilay lang in, ano, BKB blinking the bar, ayun yung pinakamalapit na nagawa niya. Okay, pero ito na mga kaibigan, predict na tayo, Mike, saka dito ngayon kokontrahin kita kasi lagi tayo magkaparehas. Nine pandas ako. Nine pandas, sige. Ako naman yung sinasabi ko kay Tom kanina, 209 pandas. 209 ako din eh. 209 pandas talaga yung expected ko dito, pero yun, ako naman mag-aster. Maghiwalayin natin ngayon kasi kanina pag magkasama kami, oh lats, kokontrahin nyo lang. Ngayon nasa sa inyo na. Sino kokontrahin nyo? Oo, oh, pili na lang kayo mga idol. Pero yun nga, Pastor, pati pantubos at tuition. Uy, yun lang. Mukhang nasa delikado si idol. Pastor, play, hindi ka gumamit ng utak. Pwede pa naman. Hindi, pwede naman kasi magpa-apply sa scholarship. Pagkaganyan, diba? Malapit doon, bet mo rin yun. Oo. Pag nakuha mo, bet mo rin. Pag nakuha mo, bet mo rin. Tara. Mo. Para makabawi ka, di ba? Para makabawi. Para kinabukasan, na yun, nandun ka na sa Quiapo. Uy. Hindi, alam mo kasi, paano ka babawi kung di ka tataya? Yun lang naman. Pero ayun, maganda rin naman talaga yung sinabi ni Marcos. May yan. Possible na may ilang, sobrang may ilang talaga ng enigma dito dahil may Rubik. Pero again, for the second time around, maniniwala ko sa Tinker ni Kiyotaka. Tinker ni Kiyotaka, mga kaibigan. Ano? Let's just take a look what will happen sa ating game number 3 again. Decider match na po ito. Whoever loses this will be eliminated from the Riyadh Masters. Salamat pala. Chip Armel, nagkas yun. Thank you, idol. At least ngayon, may insight kami sa'yo. Tama. Ano bang ano mo experience mo na nakatapat mo si Kiyotaka sa mid? E to the Z. Pero ba't nilaglag kayo? Lane lang naman usapan. Lane lang usapan. I win lane, we lose game. Pero yun nga mga idol, ano. Yung ano kasi, yung Team Spirit, Team Secret rather, nakikita ko na nanalo naman yung lane ni Chip eh. Pero talagang nag-struggle sila pagdating na sa mga mid-game. Ayun lang. Hanggang endgame. Eh, parang sinabi rin, nakita ko rin yung itsura ni Yamich dati. Parang alam niya, lackluster din siya. Ano? Oo. Yun din eh. Ang dami dyan din moments na kapag maganda yung nangyayari sa ibang team, si Yamich naliligaw. Nakita ko lang naman sa expression ng mukha niya. Para shoutout pala kay Joe Venture ba yun? Hello. Yan, from Jensen daw. Ayun. Balita ko dalawang, anong bumili ng dalawang box? Easy ka lang, Lexis. Box ng One Piece card game. Tindi mo, idol. Unbox ulit tayo bukas. Hindi ko alam kung kailan dadating. Shopee, salamat Shopee. Pero yun nga, huwag kayo magpapalason mga idol. Mali yun. No. Pero again, wala na po tayong bet, di ba? Close na? Close na eh. Predictions natin. Eh, yung mga wagers natin, mga idol. Naka-close na po mga sir. Oo. Habol na lang next series. Pasinsa na. Pasinsa po. Pero yun, habang naghihintay tayo mga tropa, do share the live stream. And baka naman mga idol, check nyo na yung mga WXC points nyo. Kung pang ilan na ba kayo, kung ilan pa ba yung mailalapag nyo for the next game. Diba? Ito, paunti na ng paunti yung matches natin. And paunti na din ng paunti yung chance na makapaglapag kayo para tumaas naman yung puntos nyo. Diba? Lalo na at malapit-lapit na yung ating pag-roll ng mga pa-premyo. So, ipon na kayo ngayon pa lang. Nasasara Mike sa One Piece card. No, hindi naman ako nanood kasi ng One Piece. One Piece card game. Ako, hindi ko siya pinapanood dati kasi sabi ko, ayoko niyan, sobrang tagal. Hindi, ang sinasabi, ay, tama naman. Sinimulan ko nung May, ayun.
4 months. Hindi, ano rin, na ako. Lagi ko rin sinasabi dyan, pag ano, pag sinimulan, parang ano, mamamatay na lang ako at lahat, di ba tapos yung One Piece. Ang okay nga kasi, parang nakaka-hook talaga. After nung Arlong Park, mahuhook ka dun sa characters. May invest ka, makapag-invest ka na. Binigyan ko naman ng chance. Feelings, kaso yeah, hindi talaga nag-click since hindi pa ganun kaganda animation nung early episodes. Yun yung mahirap eh, pagka ngayon ka mag-uumpisa. Kasi mas appreciated mo yung bagong art style ngayon kumpara sa art style dati. Short kay Sulit. Ang kulong ulit nakita to. Kasama ba yung moderator dyan sa Pwede Manalabay? Uy! Pwede! Welcome back, boy! Tagal kita hindi nakita. Nasaan? Ay, nasa Twitch. Sa Twitch. Dati pa yan. Nasa Marilis pa kami. Solid WXC! P1 ba yun? O, P1 days pa. P1. Ah, okay. Lansera Solid. Parang kapitbahay niyo pa sila, no? Sila kong TV. Actually, yun yung time na yun. Pero nako, run naman natin dito, tigda dalawa lang naman. Diba? Okay. So, walang advance agad. Pero ito, inabangan ko yung magiging performance ni Kaka. Kasi kanina, sabihin natin, lagi siya namamatay pero walang problema. Diba? Oo. Oh. Mataba pa rin yung core niya. Hindi ganun karamdam yung pagkamatay niya since hindi naman ganun kalaking gold yung nakukuha sa kanya na Meepo. Hindi nakabawi totally. Diba? So tignan naman natin dito na yung hero niya parang aasahan mo rin naman talaga sa team fight with the Phoenix Egg. At ang maganda rito, parang ang babasag pa lang na nakikita ko na pwede sa Phoenix Egg ay yung Morphling. Morphling lang? Yes. Kasi yung, syempre yung Tinker, baka makilala niya si Baxan pag ginawa, pag sinubukan niya basagin yan. Sampalin niya niya. Papakilala ko niya si Baxan. Sasampalin niya ng Aster, mga kaibigan. Pag nakipagbalagbagan niya doon. Though, mamaya, pag malayo si Tinker, pwedeng kung sakali mabasag yung egg, or bumaba yung egg at mastan, pwede niya lang bigyan ng protective shield yung iba. Diba? Yung Matrix. At ito rin. Ang sa side naman ng Nine Pandas, ang abangan ko diyan maglaro, yung Enigma at Tinker. Yeah. Kasi Enigma, pinaka-successful heroes nila yan eh. Diba? Yung Tinker naman, alam naman na natin yung kayang gawin ni Kuya Taka once na makakuha ng ano yan, ng momentum. Oo. Diba? Tignan na lang natin kung makukuha ba nila yung momentum na yun. Diba? Ito naman, last time na nakita ko yung position for Doom ni Antares, sobrang yaman. On para siya sa mga network ng core. Tignan din natin this time kung mauulit niya. Baka kasi kung if ever na mangyari ngayon mga ganong senaryo, pwede maging basic game sa Nine Pandas. Ito nga akala ko eh, yung Doom gagawin nilang offlane. Tapos si Enigma, isusupport na lang nila since meron ng Rubik to begin with. Pero hindi, they still forced the offlane Enigma. Kasi nga naman, yung items, kaya lang abulin ni Doom. Pero sa may taas, may nangyayaring bakbakan. Pero wala namang mabibigyan kagad. Pushback lang nung strength na adaptive strike. So, hindi na lang makukuha naman dyan si Papa Solo. Diba? Daddy Solo. Si Apap, no? Si Apap. Ito namang nangyari. Sabi mo ba, for Nine Pandas, mukhang okay naman. Okay din naman. Since yung kill potential nung dalawa, nung Rubik tsaka MK, hindi na ganun katasan kasi malapit sila sa Torre. Yes. Yung sila Miero. Yan. Madali sila makakatakbo. Yun na nga, pero ililift lang naman dito si Antares, but para lang mabuo yung Jango Mastery sa may Boundless Strike towards Mero. Back to safety lang both teams. They just want the early XP. Para dito sa lane. Ba't lagi nakasilong si Kaka? Ha? Hindi ko alam kung yan yung kanta dati or what. Pero, hindi ko sure kung ano, na-ice ni tropa. Hindi ako makarelate dun ah. Sorry, idol. Ay, no, Pichel Days to. Masama yan. Pichel Days. Isa yan sa mga nabutan kong parang... Mod? Oo. Ng Twitch. Ay, mod nga siya ng Twitch nata. Hanggang ngayon, buddy. Siyempre. Pero ito mga idol, yun yung bottom lane. Safe na safe lang mga idol. Yung mga dalawang teams natin dyan. And as we can see, etong si Enigma, nakukuha niya naman yung levels na kailangan niya. Diba? So okay pa rin niya, at least untouched sila. Ah, kanta ni ano, kanta ni Android. Mm-hmm. Pero ito, again, the mid-matchup. Tinker versus Ember Spirit, parehas naman may way to kill each other. Pero mas madali nga lang yung pagpatay para kay Kiyotaka kasi mas masakit yung spam ng skill niya compare mo kay Ember. Eh. At once na makita mong gamitan ng Ember yung Slight of Peace, pwede mo nang ano, spam skillan. Ay, ikaw, solo. Pero solo, mayayari ata. Noong for spirits, pero buti nga at meron siyang stick to survive. Ang same goes naman dito sa may Morphling. Meron siyang 12 charges na magic stick. So,
hindi naman siguro siya dyan mamamatay. At ayun, napabili na si Samuel ng Infused Raindrop. Kailangan eh. Pakailan lang kasi. Nakuhaan pa ng water rune. Tap, kasampalin na lang ng lollipop. Uy, nice! Ang spear! Na, iba pa nga, pawala na yung bonus. Pero there's gonna be solo killing Kaka on the top lane. And that's the first blood brought to us by Quinic, 2PM Page. Para makapag... Para may sali kayo sa ating group chat. Okay na sana na spear niya eh. Papalo na yung ano dun eh. Si solo nun, pero nakakancel with the spear. But then again, umabot pa rin andyan yung movement speed. Dito na ng Elder Titan para makabal. Pero nako. Eto lang, si Antares may iwan. So, ipet okay din yung isang support. Bawi na agad. Diba? Trade-off lang. Medyo gumaan yung lane ni Murray. At the same time, nakakuha siya ng kill. Si Kaka. Diba? So, nabawi niya na yung pagkamatay niya kahit papano. And pwede rin naman siya mag-twin gates kung gusto niya bumalik dun sa may top. Pero nako, yung Ember na pauwi sa base. Yan lang yung masama. Hindi ka pa level 6 at mapibilit na kamuwi. So, yung katapat mo, may parang free 5 creeps sa may mid. Yep. Tsaka ano kasi, wala siya nakuhang rune gaya na point out mo. So, di siya makapag-refill ng bottle. It's way too risky for him. So, okay na din. Lakarin niya na lang yun. Kaysa naman, mapatay pa siya dito na itong si Kiyotaka. But then again, there's going to be Siamese Cat joining in. But si Phoenix nandito na. But Kiyotaka chipping out! He can't escape! Oh my golly! Wait lang, sorry! Nagamit na! Ah, nagamit na agad? Ayun, sabi na eh. Tatanungin pa lang sana kita eh. Na nagamit na ba? Hindi ko lang kasi napas kasi nakatingin ako sa comment eh. Pagka-lift, yun. Saka nag-TP agad si Tinker. Kawawi. Sayang. Ayun yung sinabi natin kanina nung drop pa lang eh. Nata-dive in yung Tinker kasi kulang sa disable. Yun ang problema. Tsaka hindi pa level 6 yung Ember eh. Kung may Remnant yun, pwede. Oo, kaya naman. Kaya eh. So, intayin natin yung timing na yun. Yes, once mag-6 si Ember, baka bumalik yung dalawang support sa mid. Muntikan na naman mabigan, pero with that, eh, madali lang naman makakabalik yung Tinker. Wait. Ay, kaya lang ha, blood grenade. Itong si Rubik, gustong bigyan, medyo masakit, nasusunog ng buhay. So, solo ba yan itong si Doom? Ito namang si Solo, andun pa sa may Gedli. That's gonna be Antares taking Siamese, pero Antares mapapatay for a trade-off. Oo, solo. Another one. Hindi naman ito naman ng Primal Spring, but then again, there's the Sunray dishing out damage towards Solo. Tatakas lang siya dito. Ayun, papalagpa. Papalagpa si Tropa. O, papalagbag naman eh. Masampal ka lang, kawawi talaga. Isa pa, ayun na. Inaabot na nga ng kamalasan yung body block. Hindi enough pero bound strike to connect for Solo. Enough yung Jingo Mastery, but Solo might fall. There's the stomp, but it's not enough. Oo, pero siguro ang magiging pampalubag loob na lang doon ng Astery, at least nakakuha ng dalawang kill yung kanilang carry. Kasi in terms of trade-off nga lang, medyo lugi talaga yung Aster doon, di ba? Pero to, wait lang, may akala ko nag-bug eh. Namang na naman siya sa last hit at Denise. Oh, kanina din ganyan eh. Oo, oh, oo. Oh. Pero this time kasi yung hero niya, hindi mahihirapan mag-rotate. Yun din eh. Kumbaga, kung kanina lackluster din yung mga performance nila overall, dito makikita mo na mag-step up sila eh. Oh, basag sa anime niyan, Riven. Di ba masama yan? Iba yun ah. Iba yun ah. Alam ko yun eh. Pero si Kiyotaka, ayun, kilala na kita, sabi ni Sumail. And as we've pointed out, level 6 lang, Kiyotaka trying to get some protection mula dun sa torre. Yung stomp hindi umabot. Pwede pa siyang maging target dito ngayon itong si Sumail. Nice word placement mula sa Aster. Another information, and that's a double kill for Sumail. Two gone sa side ng 9 Pandas. Easy kill para dito kay Sumail. At tayo na kainihintay natin, diba? Sanabi natin kanina, hintay natin mag-level 6. Oh, dito si Sumail, kung saan meron na siyang... Remnant at ayun, naging successful, no? Naging easy nga lang yung pagpatid nila dito kay Kiyotaka. So happy. That's another kill, 2 kills to be exact dito para kay Sumail. So ano ba ang gagawin dito na Sumail? Siguro with that kill baka may pambili na siya ng javelin, kaso patpadagger niya ng Tinker. Ito na, tapos na ito. Dagger na. Ayun, dagger na. Pero Mike, ito yung sabi mo, di ba? 0-2 lagi si Tinker. Ayun, 0-1 lang naman. 0-1 lang ako. Kahit paano 0-1, di ba? Kanina muntik na mag-0-2 eh. Muntik na. Buti nga at nakatakas si Tropa. So sa ngayon, mayroon naman ng threads dito itong si Morphling. Ganda talaga niyang ward na yan. Oo. Solo, nanghuhula. Oh. Gusto lang umistamp, pinatakas niya lang naman sarili niya ng bagya, but then again, he'll still fall. Sumail, tinatapangan niya lang dito. Alam niya kasi wala na isa eh. Mystic ba to? Eh, wala bote lang. Crap, tapong ko na. Hindi, naisip ko yung mana niya kasi sobrang low na eh.
sa akin. Diba? Ay, ay, ay. Ayun, wala naman siyang vision para TP out. At ayun, merong Infuse Rain. Ay, wala pala. Shieldrun lang talaga. Shieldrun, Shieldrun. Kunat na na. Oo. Nakabo. Mamaya, GG versus Betboom, guys. J and J. Oh, sumama na rin dito si Double X sa may mid para ma-push yung mid tower ng 9 Panda. So, map opener to para sa side ng Team Aster. At tignan na lang natin kung paano nila utilize ng open na ngayon yung jungle ng 9 Pandas. May vision na rin naman na sila, di ba? So, pwede na talaga nila galawan yan. Problema nga lang, pwedeng gumalaw din yung 9 Pandas dahil may dagger na yung tinggal. Ito, easy kill na naman. Ay, and then to. Rapsy. Ayan ang maganda for Aster. Nakukuha nila ngayon yung timing na kailangan ni Sumail. Oo, di ba? 4-0 agad, 9 minutes. At eto pa, hindi na dead ward nila solo. Di na rin nakikita. Ward. Speaking of solo. The ward! Wards win war! Sabi nitong Aster, fina-farm nila si solo on this area. Oh my God. Sabi ni Kaka, eh, kanina ako yung namamatay na namamatay eh. Ayun, na-reveal pa tuloy na may ward sila dahil nag-rocket yung Tinker. Nako po. Na-dewarden pa sila. Easy gold. Lahat doon nagpabor sa side ng Aster. At may double damage. Pwede pa ulit. Isa pa, sabi ni Sumail, bakit titigil? Oo, pwede nga rotate ang tumaba. Naamoy ko na yung kanton, Diyos ko. Sir Jules, pahalo. Naamoy ko na yung kanton. Ang galing ah. Putik. Gantong oras, naglabas gantong ka ng oras, kanton. No? Tapos may sito pa. Ooh, galing mo. Ang sarap, chubibog. Kalangkutan walang alo, eh. Ano lang naman mga sir. Ano muna, cooldown muna yung pampayaman. Yan. Pero, eto na mga kaibigan, Kiyotaka, gagawin ba takoyaki dito ngayon? Nasunog na lang kapag black hole naman. Kaso lang, yun nga pong si Enigma inaabot. Yun. May nanakaw naman na black hole dito ngayon si Rubik na pwedeng gamitin for later once mag-revive etong si Ember. Oh, pero kahit pa paano, na-shutdown na nila yung Ember Spirit dito na kanina pa makulit. Yan, diba? At least. Na kanina pa na kumukuha ng free kill dito sa may mid part of the map, diba? Ayun. Thank you, Direk! Pinipirit ko. Thank you, Direk. Maganda ko yung kaya sa may caster. Wala namang may pakialam eh. Uy. Haluin natin sa harap ni double Mike. Double damage. Hop. Ayan oh. Pak. Stay toilet. Pak. Nasunog siya eh. Oh. May burn hindi damage yung fire spirits eh. Yun. Cooldown pa pala. Oo. Kakagamit lang. Ayun na nga mga idol. And there's the clash presented to us by Predator. Ayan. May sweet play nga naman yun. Pero naagaw ha. Pwedeng take advantage na ng Aster. Sila naman yung may black hole ngayon. So if ever na masiring chains ulit yung Tinker sa may mid, pwede black hole. O iba yung, o ibang lanes, di ba? Yan. Namay mo, Mike. Nasak. Oo, putik. Naka-break muna si Bosalo. Nasaksan sa pagkatalo ng talon. O, wala. Eh, wala. Hindi. Eh, kailangan lang talaga ng break ng bawat isa. Dapat nga dalaw si Jay ngayon, di ba? Sige, ako naman. Parang, ako, Diyos ko, demonyo to. Pero ito pa rin black hole, nakakasabi ko yun yung nga, the stolen black hole. Sabi ko, pagkabuhay ni Ember, pwede yan, pero si Kiyotaka buhay pa. Yun naman po ngayon, light. Papalagpo sila ko. So, sleight of fist is enough. Finishing off Kiyotaka, and yun naman si Siamese Cat mapapatay. Pero si Sumail, pag napatay ito nitong si Ramses Gucci naman, kaso hindi nabigyan. Yun lang. Ang sakit sa loob doon. Kaya ako makakaligtas pa yung Tinker kasi yung slip eh. Oh. Kaso hindi inabot. Inabot. Actually buhay na si Tinker. Kaso dumating si Ember eh. With a slight of fist. Yun. Napunitas si Idol. May dagger. Kung kailan ka may dagger, doon ka nahuhuli ng nahuhuli. At sobrang na-abuse talaga dito ng Aster yung mid-wards nila. Ayun na naman, oh, another unusual ward position. Oh. Ganda-ganda niya mga... Kaya kinakita yung Tinker kanina eh. Hindi lang 0-3. Hindi lang 0 to Mike. 0-3 na. Ayan, oh. Ito, ay, hindi. Kakampi niya pala yan. Sorry, kakampi niya pala yan. Kampi. Easy ka lang. Relax lang daw. Pero ito mga kaibigan ha, magsusod yung 9 Pandas. Gusto nilang gumawa ng aksyon, Doom for Ember. Kaso, na-lift mga kaibigan, ano ba ang sagot dito ngayon ng 9 Pandas right after nung Doom? Wala! Wala na. Wala eh, may follow-up naman siguro sila yung kahit sabihin nating mini-stun o yung Malifist dito ng Enigma o stomp ng Elder Titan, eh, hindi. Ano yun? Ayun yung mga stun na hindi biglaan eh. Ang bagal nun eh. Oo, may ano po yun eh, may, parang may time pa makapag-react yung Ember Spirit doon eh. Oo. Paano kaya gagawin ng 9 Pandas dito? Ano? Yule Scepter? Okay. That's actually nice. Aster nakasod sila. Si Solo. Puti ka, huwag mo naluin, boy.
Umaamoy ba? Setup? Kaso yun nga, patay. Si Meron. Kakabay na kay Yulis. Oo nga, kaka nga. Wala eh. Yung ano, resulta na nakakuha siya na nakakuha ng kills. Oh, the lift. Siamese Cat with the lift. Denying Ramses' attempt. Yung arena binigay pa. Huli dito ngayon si Kuya Elder Titan. Ang taris mayayari pa dito ngayon. Ang daming pangyayari. And nine pandas nayayari. Wala silang pang-contest na skill, wala silang black hole, wala silang doom. Yung carry nila sumama na rin, pero wala ding nagawa. Wala. Hindi rin sila nakapang-burst. At ang mahirap dun yung magical damage dito ng Tinker, hindi pa ganun talaga karamdam since naiilang din siya mag-skill eh. Yan. Kasi alam niya na once na maabot siya dito ng Aster, matic auto-switch ng target. Ay no, and then nga, yung sinasabi ko kanina. Since si Kakay nakakakuha ng mga kills din kanina, ang bilis niya lang nabuo yung Yule Scepter. Yes. Si Kaori dun sa, ano, kanina, sa quest, favorite niya yung Phoenix, tapos, nagsasite of base agad siya, rekta. Mm-hmm. Pero sabi ito, ni Phoenix, bakit, pwede naman mag-Yules muna okay, eh. Mayaman naman kami. Oo. Ba't ako mag-aim sa napaka-mahal na item agad, early pa lang. Ayun. Diba? Dito na ako sa masusulit namin agad. Okay, ha? Pero mga kaibigan, nine pandas. Mm-hmm. Kung NTS Tinker siguro yan, maniniwala pa ako. Ayun, ayun, buti ka pa. Ako kasi naniwala na eh. Ayun, at naniwala... marami talaga na sisi. Marami na naniwala. Sabihin natin, wag muna tayo mag-judge. 15 minutes pa lang naman, 14-5 pa lang naman yung yan. Score. 4K network lead lang naman. Kaya pa naman habulin. Pwede pa diba? Naman yan. Tinker naman din yan. Yes. As we all know, late game pa naman din siya. Mm-hmm. Magsashine masyado. Si Ramses, ay hindi. Magkakaliw. Tinker lang naman yung medyo nalalayo talaga si network. Oo. Ay, nako. Naka dagger. Mm. Nasisignalan. Hindi talaga nila nade-deward to kanina pa to. Ayun, pinoint out na ng camera naman. Ay, hindi pala. Kala ko, po-point out yan eh. Sulit yung ward na yan. Kanina pa nila hindi nade-deward yan. Ay, Meteor Hammer. Buti hindi inabot. Buti nga, hindi inabot. Andun si Rubik, oh. Oo, kung, kung inabot siya doon, pwede siya burst eh. Oo. Oh. Ay, speaking. Spear? Ay, nakapag-strength naman. Okay, hindi na, hindi na. So sa ngayon, sabi ng Nine Pandas, let's just prolong the game. Mayroon tayong Morphling, mayroon tayong Tinker. Even yung Enigma eh, scary din naman yan eh. Oo. Sa late game. Tsaka malakas naman yung high grounds nila. Yan. Okay, tignan lang malakas natin. Naman. Pwede malakas naman. Pwede naman. Yun Black naman. Hole, Tinker, alam nyo naman yung Tinker eh. Mahihirapan at mahihirapan ka dyan mag-high grounds eh. Tignan natin ah. Elder yes. Titan naman, mayayari dito ngayon. And God's Rebuke. He's uy, dead here. Bulong pa kay Ram. Stop. Wala na. Gusto nila bigay kay ano? Wala. Kaya ang persana. Nag-blink out na yung Mars. Bad boy. Oh. Oh my God. Pero favorite kasi ni XXS yung Mars eh. Mm-hmm. Ayan, wag pakampante. Warm daw yan. Ayun. Dagdagan ko na rin, wag pakampante. Tinker din yan. Tinker din. Isang magandang teamfight lang na makakuha ng at least 3 kills. Yan, naku. Bawing-bawi talaga. Ayun din eh, mahirap sa para sa Aster. Kung mangyayari yon, kasi so far, hindi binibigyan ng chance ng Aster mga ano eh, makagawa ng ganong play eh. Totoo. Diba? Ito na lang, inaasahan natin. Kaso, yung black hole kasi ng Enigma, pwedeng-pwede talaga maagaw. Hindi lang pwede, maagaw nga talaga yan eh. Oo, walang dito, walang kaduda-duda. Unless, si Rubik mismo yung mahuli nila. Pero si Morphling ha, kinakarera niya na dito ngayon yung kanyang next item dahil need niya nga yung shard. Once makuha niya yung shard, yung control dito ng Aster, hindi niya masyadong paproblemahin dahil makapag-shift naman siya to strength. Safely. 0-19 okay. Morph. Saan yan? Ramses. Sa top ba yan? Uy, 0-19. Kasi mati kung sa prosin nangyari yan, parang ano eh. Parang labo, sobrang 0-19. Siguro long, sobrang long game na lang ganun. Totoo ba yan? Kung nangyari man yan, di ko na panood. Pero dapat pag mga ganyan may post yan eh. Para may meme yan, matik. Matik yan, recta meme talaga. So ina-expect ko sa pub nangyari. Si Ramses pa? Oo, so ina-expect ko sa pub nangyari yan. Okay. Alright, alright. Well, yun see. Lang yung pangarap dito na 9 pandas makaharap yung GG. Sa ano pa? Next ano pa, next 2 rounds pa. Eh, kung mananalo sila dito. Kailangan. Eh ngayon, medyo nakalubog na yung paan nila eh. Oo, yung isang paan nila sa hukay, no? Kasi oo. Kita naman natin, 15-5. 18 minutes in. Mas mataas yung potential or yung chance ng Aster
magwagi dito sa ating game number 3. Yung push naman, hindi problema since may meteor hammer si Double XS. Oo. Dulog mo na pangal na palabasin yung amoy. Hindi, kasi baka masira. Akala ko pinapalabas mo na pinapalabas yung amoy eh. Mamaya na yan. Pero si Antares, papalabasin na nga dito nitong si Monet. Pop na yung Jango Mastery. He's playing inside the three lines but with the slide of fist, the spear. Kita mo, pagka-spear si XXS, nilipat na ng target. Bad boy na bad boy ang datingan. Oh, alam niya na nani, hindi naman siya ni. Hindi naman siya looking for score. Kaya na niya 'yan. Eh. Oh, bayaan niya na sa mga kampi niya 'yan. Oh. Ang kailangan niya rito makapag-setup ng maayos. Eh yung ayun nadamay pa nga si Jules. Ay, nabugbog na naman si Jules sa kwento ng iba. Jules, bugbog ka na naman dito. Bayan. Alalahimik lang, nabubugbog na naman. Pero yun nga mga tropa, no? Dagger in by XXS. Hindi na niya ginaw dun si Solo. So wala din ata siyang vision that time. It's night. So, mahirap na. Wala. Ang maganda rin ginawa dito ng Astar din nila, in-ignore talaga yung Alchemist. Ayun yung mga pambalagbaga na ng Astar na hero eh. Nang Nine Pandas, no? Talagang ay, nang Nine Pandas na hero. Oh, yun. Thank you, thank you. Yun. Okay. Madaling araw moments. Okay, okay. Idol mo morph si Ame, 20 Savage, si Prime Gabi. Oh, sana eh. Ano na rin eh. Kahit naman sabihin mong offlane na kasi si Gabi. Offlane na si Gabi. Kabahan ka pag nag-morphing offlane yun. Ay, malupit. Ano kaya gawin? Naka-strength lang na ano. taga-receive ng damage. Taga-push lang ng kalaban. Pakita mo, sino ka? Push mo. Pero mga pare, ito namang si Ember Spirit, nagpe-pay off yung kanyang first item na Sangin Kaya kasi hindi siya ganun kadaling na burst. Or kung ano man, di ba kinakailangan mag-commit lahat ng Nine Pandas. Open wager. Open wager. Ay, wait lang. Ayun, in-open na yung mukha dito nitong si Elder Titan. Pinagsama pa sila sa loob ng arena. So, mail in and out with the Remnant. There's going to be the Supernova. Di naman na maaabutan dito yung Nine Pandas. Kiyotaka. Sinusubukan bumawi. Trying to pick yung Onyang Shiva. Nauna yung Searing Chains. Lalo na, a common mistake na yun ng mga Ember user. Yes, minsan nauna talaga yung Searing Chains, di ba? Pero kung ginagawa ni Double XS doon, nakita mo. Yung pagka-pop ng egg, ginawa niya, na gano'n siya doon, na-beater hammer siya para wala na normal talaga. Ito. Doon sa loob. Oo. Tsaka wala din mapipigil sa ano niya eh. Sa meter hammer niya, sino ba pipigil dyan? Enigma? Yung black hole lang sana. Eh, wala eh. Patay na rin kasi Elder Titan that time. Tapos nagamit na din Malifis. Ayun yung problema ngayon ng Nine Pandas. Wala okay. Pa tayo nakikitang magandang initiation. Yun nga. And ito, auto rush para dito sa Team Aster. Nine Pandas, kaya naman nila to if umabot tayo sa punto na ahahaba ng sobra yung laro. Mm-hmm. Pero siguro the good thing na rin dito for Nine Pandas, kahit na sobrang laki ng score, kill difference. Yung network, mababa lang yung lamang, ha? Ibig sabihin, nag-ages pa sila niyan, ha? Okay, onti lang ng dagdag. No? Kasi may farm naman si Doom. Ay, sorry, si Enigma, tsaka si Tinker. Actually, di pa si Tinker, rather. Morphling. Yan, diba? Morphling. Yung Morphling kasi, halos ka network lang yung Phoenix. Yung position po. Yo. Yan, ay, yung nanap mo kanina, Hex. The Hex. Yan na nga kanyang isusunod. Anto, after ng shard. Pero, baka mag-tormentor naman sila. Makakuha naman siya niyan. Basic lang yan. Mm-hmm. Pero itong si Doom, mga tropa. Just have this dagger going for the BKB. Nag-carry ba si Kuko dati? Oo. Oo, nag-carry siguro. Kung hindi ako nagkakamali, alam ko nag-carry. Inabutan ko na kasi, nag-dota kasi ako, mid-laner na siya. Mid. Tapos, O baka nag-carry ulit siya pero hindi ko na ano. Mid, tas hindi naman lane. Ako ganun nanonood ng proceed. Parang nanonood lang ako dati, every PI eh. TA lang din ako nanonood din dati. Hindi din ako nakasubaybay sa mga major-major eh. Alam ko, basta alam ko may laban Dota. Ganun kakabulak dati, basta ano, makanood lang ako. Bakit kasi hindi nag-madness si Morph? Ayun, na-reply ni Kosara nag-Morph. Iwan ko na, bakit? Bakit kasi hindi nag-madness si Morph eh? Na-reply na mga ano na lang yan, mga nambabuhay na lang na madaling araw. Thank you mga par sa pagsama sa amin ha. Kaso ito yung nabaka natin yung Tinker na kaya takaw, kailan ka ba mag-online at yung Enigma Black Hole, kailan ka rin ba makikita ulit? Ulit, ano? Ng magandang setup. Ang nahuli lang kanina ng pinakamagandang Black Hole. Ember. Tapos noon. Wala na. Tapos na. Oo. Pinamigay pa nga niya yung Black Hole niya kanina eh. Wala, given na yun. Given na yun.
Ang maganda lang, na-utilize niya hanggang dulo. Pero ano, if ever na mata naman dito yung 9 pandas, ano na yan? So, as in kasalanan na nila kasi maginig mo pala sila. Teka, maginig mo pala sila, pero bakit nag-inig mo sila na may Rubik na yung kabila? Ayun nga eh. Kumbaga, matik na eh. Nakalabas alam na, na yung Rubik. Alam yun. Matik na yan. Alam. Maginig mga kabasa ano, may Rubik na kalaban. Tapos, hindi. Kaya nga ako nagulat kasi in-offlane nila. So, meaning confident sila. Confident sila dapat. Oo, na kaya natin i-take to. Kahit yung ganong senaryo, eh sobrang lugi-lugi tayo. Oo. Pero mga kaibigan... Uy, nawala daw yung stream natin sa Facebook. Joke lang ata yan eh, pero teka lang. Okay, naputo lata. Ay no, dami nagsabi. Hindi kasi nag-haters na eh. Pero ito na nga, si Kiyotaka mga kaibigan. Tatakas lang. Bakit so, sinaktan mo puso ni mo kay putik baho niyan? Uy. Ayan. Pero kung gusto niyo lumipat guys, yan, meron naman tayong Twitch and YouTube. The Pressure Tinker para tulisor yun, champion. Tom! Next level play. Alam mo, tama yan. Tama yung ginagawa mo. May tama ka eh. Gagana ka po. Hindi mo naman sinabi nga ni eh. Pampanali. Gagana naman. Gagana naman eh. Oo. Hindi lang play to win. Oo, hindi lang play to win yun. Ano yun? Parang ngayon yung mga ano, parang papahirapan galing yung sarili mo. Galing ha! Ang galing naman ng new speed niyan. Uy! Ramen. Tapos, pork tonkatsu. Sheesh. Nako, Tinker kalaban nila dito. Level 99 mag-Tinker. Ayun. Okay, ha? Na level 99. Uy! Pero? Ah, okay. Nakapag-Vaporeon. May BKB na rin naman yung Morphling. Kaso ang problema, wala pa siyang Aghanim Scepter. So, yung attack speed ng MK nandun at nandun lang din. Wow! Nag-reels! Ayun, nung masarap. Ang galing, ha? Pakita yun, ha? Oo nga, eh. Bulalo. Para sa mga... Popsy! Pangit ng ugali ng mga idol. Pero yan, magla-live na po tayo ulit sa Facebook. Saglit Yabby! Lang. Madness Tinker. Ay, champion. Madness Tinker. Malay mo, dumating naman yung moment na ganyan. Kasi dati naman, wala naman nag-iisip na pwede mang normal yung mag-right-click build yung sus eh. Tama. O lumabas ngayon. Yun nga eh. Diba? Pwede na gawin. Malay nyo, yung Tinker sa future, maging carry type na ano na rin, 'di ba? Normal. Kada skill magkakaroon ng additional laser, physical damage. Gadon. Putik na 'yan. Kada normal mo may laser. Parang sarawulo nga 'yun pag ganoon. Pag nanalo ka talaga sa normalan, dinaya. 'Yun lang. Elix talaga. Max Bansett Control. Kinabahan, biglang nawala live. Sorry mga par, umabot na kasi tayo ng over 8 hours. Kaya nag-cut na ng matik si Facebook, ganun kasi yung kalakar ni FB eh. Okay, nag-extend pa tayo sa 8 hours. Yes, nag-extend pa. Sorry, na-late lang. Sa Sarmic naman sisira ng araw ko nito. Baliw, wala pang araw. Wala pa! Alas 12 pa lang oh. Marabi ka naman ah, idol. Aga mo naman. At least nasira ako araw mo. Masarap niyan. Tama. Diba? Achievement yun. Ay, ito naman na. Last teamfight yata. If ever, uy, nabrook. Na-broke. Si Solo broke. Ayun, hindi si naman. Si Solo, hindi naman. Hindi pa. BKB dito nitong si XXS. Kaso itong si Ramses na pag-waveform yun na. But with BKB, can escape the arena of blood. Wukong's command. Drinap pa nga. Pero si Ramses, makakatakas lang mga kaibigan. Dami ng kinumit ng Acer. But same goes for 9 Pandas. Dahil napakumit ng BKB si Marfley. At least yun, BKB lang. Pero ito, kung ginugun naman siya. Kita ka nakita. Ay! Kita siya dyan, ha? Buti, hindi na. Dagger. Ang kulit ng ano, rocket oh. Op, teka lang. Humahabol yung rocket na searing chains. Maiipit ba si Idol? Teka lang. Nakabreak dito ngayon itong si Kiyotaka. One. Kiyotaka kay Escape. Oh my golly. No rearm for you. 3v1. He got speared. Umiiling-iling na si Kiyotaka. Oh, inaasahan niya sana na ano, aabot yung duration ng laser para makapag-blink out siya. Ang problema, wala. Hindi umabot. Sayang, ang daming ginawa ni Simeldon para mahabol yung Tinker, ha? Oo, lahat ginawa na. Yung rocket, ang kulit, eh. Pag ganun-ganun na, eh. Kala mo, missile na talaga. Missile naman talaga. Pero, ang gusto ko lang din i-point out dun sa may team fight bago mamatay si Kiyotaka, yung sa baba, ang ganda lang din ng ginawa na Rubik. Yeah. Nilook niya yung Doom na madudum yata si Ember Spirit sana that time. Sayang nga yun. Hindi ko na nakita kung Ember kasi, ano eh, hindi nasakop ng camera, eh. Oo. Pero kung na-doom yun... Baka ano, palag-palag yung 9 Pandas doon. Palagi 9 Pandas doon. Since ano eh, BKB pala na morph yung nakukumit eh. May black hole pa sila that time. Andun pa yung Tinker. Ayan. Diba? Naku, aga nang tatanong. Siyempre, ang bagong ano, ang welcome to China. Ang welcome to China yan. Oh, okay.
main. Alright, ha? Oh, ganyan, idol. Pero, 18.5 pero 2-3k net worth lead lang, sabi ni Angel. Totoo naman, may punto. Kasi yung heroes nga dito ng 9 pandas, capable naman sila mag-farm. Diba? Okay din naman mga kuha nila ditong items. Bagal ata farm ni Muni, naka-Midas pa eh. Ano, wait lang, hindi ko gets yung sinabi mo. Compliment ba yan na naka-Midas? Sabi niya, bagal daw mag-farm ni Muni, naka-Midas pa eh. So parang siguro ba, ina-expect mo dahil mabilis since may Midas? Okay naman ah. Hindi kasi sumasama na siya na sumasama sa teamfight kasi. Kumbaga, nag-desert din kasi, so sinusulit niya na, syempre, kada makakuha kayo ng kill, may charge yung desert. Alam niyo ba, mas maganda yung ganyan ng Monkey King kesa yung nakababad ka sa farm. Kasi wala ka namang natural na farming tool eh. Kung magbaba, kung magano ka, Battle Fury. Nakuyot lang na pero, The Doom, Antares joining in the fight. There's going to be Phoenix about to die, pero mayayatap ba? Na Glimmer Cape na isalba, pero si Antares maunang mawawala. Yatap na uy, dito. Uy, Black Hole! Si Black Hole, binigay na dito ngayon kay XXS and he'll be deleted. Kiyotaka, inside, can he escape? That's the question. Yun naman pong si Sumil, tinapos na dito ngayon itong si Miero. Tinker, survive. Oo, pero well played dun para kay Doom. Na-doom niya dito yung Phoenix, kaya yeah, wala na naging extra control dito. Parang sobrang laking skill na po. Problema yun ang 9 pandas na kailangan nila basagin para hindi sila makalaban dun sa may pwesto na yun. Kasi kung nakapag-egg yung Phoenix, I mean, kung hindi siya yung na-doom at si Mars yung na-doom, pag nag-egg dito, mapipilitan sila i-give up yung pwesto na yun eh. Tsaka, ang hirap kasi nakapag-BKB naman na sa XXS. So for Antares, good thing di niya na binitaw yung Doom. At gusto ko recommend dito si... Ay, kay Mars. Tawag dito si Sumail, di ba? Nakita nila agad dito si Miero eh. Na kahit paano hindi na siya nakapag-setup ng mas magandang black hole sana. Napasok sa likod. Na-cancel. Nanggaling sa likod kasi si Sumail eh. Na-unsume ba? Pero mga pare ko, ya, yun nga nga 9 pandas dito, hindi pa tapos. Pero yun, nabuhay na. Ayan na ang pandas. Okay. Kumakapit na dito. Si sabi, di ba? Ayan na ang pandas. So, ano? Sabi nila, yan na daw si kuya mo. Si Kiyotaka. Na yung panas. Okay. Si Kiyotinker. Takabuti na nga na din sa may teamfight na may BKB yung Tinker. Yun. So, di niya na problema talaga. Totally yung Ember Spirit. Pwede, pwede na ignore kahit papano. Kahit ilang segundo, di ba? Tsaka kailangan niya mag-survive sa mga gun para mas maging threatening for Aster na hindi sila mawala ng problema. Okay. Gagana ba yung Midas kay Tinker? Ay, sasagutin kita ng maayos dito. Ginawa na ni, ano yan, ni Kiyotaka. Tingin ba na, oh. Ginawa na niya yun. Sagutin kita maayos. Tumesting lang naman. Oo. Diba? Malay mo nga naman, di ba? Para, uy. Payaman man. Na mindset ka nga dun, ha. Stomp! Sige. Hindi na. Godlike, para kayo sa mail. So, mga tropa natin nag-bet sa Godlike yan. Ayun na. 31 minutes. Madalas ko lang kasi na-encounter yung tarong na yan. May naka-Godlike po ba? Ano po yung highest skill? Oo. Kasi parang iniisip ko sinong iba, ang dali lang mong gumadlike eh, basta may isang superstar. Ganun. Superstar. Ayan, the superstar. So may nagpapakit ang gilas. Favorites ang 9 pandas dito. Kung magpe-predict ako dito ngayon sa ano blind predicts, 2-0 9 pandas. Wala na papatay sa morph pag completed item na. Ayun, dating tayo dun. Pero ito na nga, tinitake na ng Aster yung Roshan para next team fight. If ever naman na may mag-messed up sa amin, may pang second life at may cheese kami. Yun nga. Pero Tinker, out of everything that's happening, andun sa may tawag dito, sa may gilid, inaalalayan yung mga creeps nila sa may top. Para kahit nagro-roshan dito ngayon yung Aster, yung 9 pandas, naka-flow yung top lane. Tsaka isang teamfight lang yung kinailangan ng 9 pandas. Tignan mo naman, no? Yung network, hindi talaga umangat ng sobra. Dito, Mas. Ibig sabihin, isang error lang ng Aster dito. Pwede sila mabaligtad talaga, as in. Ang ano dyan, may year dyan, pag na, ano, double teamfight na natalo sila. Ayun, para talaga, ito yung magandang gagawin ng Morphling. Bibili niya na agad yung shard. So, if ever na mahuli mo siya, malift siya, di ba? Maspir agad siya, mabigla. Makakapag-shift pa rin siya ng strength. Tatagal siya, tama ka dun. Okay. Sino daw first 10 kills? Skadi naman yung MK kaya ni Morph. Ayan, tama ka naman. Ayun yung pang-counter talaga sa Morph. Skadi. Pero speaking of Skadi, may Skadi rin yung Morphling. So, yung lifesteal ng MK, di na ganun kataasan. Same din yun, di ba? Kumbaga, same problema lang. Yung uling Morph, tumaas yung kamay, natalo ng gagamba. Ito, tignan natin. Baka unggoy naman ang tumalo sa kanya. Oh, ibang ano naman ito, ibang species. Oh. Tignan natin, mga pare ko eh. Morphling! Kaya-kaya na kunin yung short na yan. But I guess, mas paprayo niya dito yung buyback if ever man.
Diba? Na maganda leche-leche at pumalag sila dito sa gantong area. But for Team Acer, as we can see, meron kasi silang Aegis Mike eh. And pa-expire naman na yan, pwede nga nilang tawag dito, ipot to use to at mag-smoke at lumaban. Sabi naman dito ni Miko, timing ng Ember yan eh. Ito naman, actually yung Ember, kahit yung early timing yan para sa akin eh. Yes. Ayun yung hero na from early to late game. Late game, timing pa din niya. Madaming ano eh, madaming magagawa eh. Unless may huhuli sa'yo, dun ka lang talaga ma-out of time. May Doom, may Black Hole. Yun lang, pag siya yung inabot niya, may kalalagay. Pero may linkin ba yung Ember o hindi siya nag-linkin? Since hindi rin naman siya nag-initiate ng teamfight eh. So baka hindi na siya mag-linkin. Kasi ang expect niya dyan, most likely, yung Doom, may bibigay na sa ibang hero. Yes! Pero ngayon, Enigma? BKB, Octa rin na lang para mobilis yung cooldown ng Black Hole. Pero hindi pa siya level 18 ah. Hindi pa maximum output yung magagawa ng Black Hole niya, fever na magamit niya. Tignan mo, mas nauna pa mong level 22 yung dalawang core ng 9 pandas. Compared dun sa Team Master. Oo, parang something. So, pati ito may Midas yung ano, MK. Sila nakakakuha ng kill kanina pa. Something's wrong. Okay, but we'll see, mga kaibigan. We're not saying completely na siguro, yung main pandas. Siguro, ayun yung ano, ayun yung parang naging ally dito si Miero. Nakuha ng Tinker tsaka ng Morph yung sana kay Miero din sana. Diba? Kasi baba na level niya, 15 lang siya eh. Oo, yun nga eh. Pero si Solo naman mga kaibigan na mayayari dito sa may sa may taas, sa may main jungle ng 9 pandas sa male now beyond godlike. Okay na to mga pare kaya kasi sa nakikita natin itong ang si Kiyotaka doon na lang siya sa pinaka safe na pagfa-farman which is yung far left side ng mapa. Bakit binura ng physical ember sa pros? May gumawa nito last time ah. Diba? Oh. Nag double Daedalus sa ano sa Bali. Sa Bali. Diba may gumawa? Sinisha? Nisha yata. Sinisha diba? Pero yun, natalo. Defective. Mas okay din kasi sa Ember na ano, mas malikot siya. Yes. Tsaka yung Sangin Gaya, laking tulong talaga niyan. Diba? Laking tulong talaga niyan. Meron kang status resistance. Para additional survivability ba? Okay. Diba? Ayaw mag-objective. Wala eh. Mahirap. Tinker. Mahirap mag-objective sa high ground. Morphling yung pinakaasahan nila sa high ground. Diba? Side ng 9 pandas. Whereas for E-Master naman, paano ka high ground dyan? May Tinker. May Enigma. Gawa sa tubig kanal tong morph guys. Uy, paano mo nasabi yan? Ano ba yan? Compliment o ano? Tubig kanal. Parang ano na, baho na. Baho niyan. Double Fury yan. Ah, Double Fury ba yan? Hindi ko nakita. Basta alam ko may nag-doubling item na physical type yung Ember dati. Tapos sinisisi nila. Sinisisi ng viewer dati kasi natalo daw dahil doon. Pero wala eh, yun eh. Diba? Pero ngayon, itong si Tinker naman. Ay, may bilis-bilis na dito yung dalaw ni Tinker. Nakapagkakapigan na ba, Sir Mike? Ay, Red Bull. Yun, Supreme. Red Bull Supreme. Diba? Pero nakatipay na naman. Nay! Pero sinupremo. Nabura! Itong si Monkey King, burado yung muka. Buong team dito ngayon ng 9 pandas papalag dyan kasi si Antares nabigyan, he doesn't have the buyback. It's gonna be 4v5 action. XXS naman siya yung binubugbog sa loob ng kanyang arena pero teka lang, lalaban pa rin naman siya. Solo, sinolo dito ngayon ng pastang planggan itong si XXS. Mier naman, malayo position. Tinker on the backline trying to punish these guys. Kiyotaka up front. Laser sabay rocket. Pinaglalamon niya dito yung rockets at laser niya. Mga kaibigan, double yung Kiyotaka. Ramses taking some mail. Ito na yung sinasabi natin. At isang teamfight na yung kinailangan nila. Nasa kanila na ulit dito yung network late. At sobrang ganda ng teamfight na yun for 9 Pandas JB. Kaya sobrang nakapag-perform na maayos yung si Tinker. Kasi nakita niya na yung tawag dito, Ember tsaka Mars, busy kay Morphling eh. Busy, so sino yung uli sa akin, di ba? Eh may BKB ako. May BKB, meron pa siya ng defense matrix. Oo, so in-expect niya, wala nang huli sa akin dito. Diba? Eka. Diyan pa yung black hole namin sa gilid na hindi namin ginamit. Si Mars, apaka-ballsy ni Mars dito, pero mahirap yan. Kita mo si Kiyotaka, mga tropa. Nagagalit na yan. Isa pa. Ay, ganiha. Kinukawawa niyo ako kanina. Ito, mga tryhards. Ay, sorry. Kiyotinker na. Kiyotinker na. Kita mo yun, gigil na magsalita. Nagagalit. Kanina kasi pinagditripan siya pare. Anong black hole? Hindi namin gagamitin yan. Grabe. Sapat na yung pag-carry ni Ramses dito ng Morphling and Kiyotaka sa
tinker. Wag na siguro maulit yun for Astar na yung sobrang busy nila. Yung dalawang core na pwede humuli sana kay Tinker, Mars tsaka Ember, busy sa isang hero. Ang hirap nun, parang. Ay, oh my God, nagkamali ako. Pichu, napatakip ng bibig. Ramses naman, trabaho. Ay, ito na yung sinasabi natin. Si Ramses lang babasag sa Nine Pandas eh. Oo. Ang pangit lang din naman dito sa Astar, yung simula talaga ng teamfight. Oo, totoo. Na-burst si Muni agad. Bilis tapos na wala yung egg, Aegis niya eh. Ginamit ng walang tinatamaan na hero. I mean, may tinamaan naman siya, yung Doom. Pero nag-fiveback kasi agad yung Doom eh. Ayun. Diba? Wala pare. Kamot ulo ka talaga. Yung... may next series pa, yes. Ano pa? Bet Boom tsaka GG. So magandang bakbakan din yun. Oy, shoutout kay Shin. Ayan. So tingnan natin mga tropa natin nakabet dyan sa may 9 Pandas. Eh, boy na boy yun. Na JB. Isang teamfight lang ang kinailangan nila. Nag 13k network lead sila. Kyo Tinker. Yan yung hindi ma-achieve ng Astar kanina. Diba? Mm, sobrang, isipin mo, 21-7. Pero yung network lead, less than 1k, 1k lang. May mali. Yung kita mo naman for 9 Pandas, no? 13k, 13 minutes in. Akala mo sila na yung nagdo-dominate kanina pa eh. Mm-hmm. Pero tignan mo yung score bigla. Ano to, 24-12? Tapos ano, so sila lamang sa network talaga. Something instant wrong. Di ba, kita na nila eh. Huwag napawakan ng Aegis yan. Isip ka lang. Sorry. Munti ka na makatrito, ibasahin yun ah. Isip ka lang, idol. Magalit ko masyado. Pero yun nga nga, 9 Pandas dito ngayon, sila na yung galit. Kitang-kita natin yung gigil sa mukha ni Kiyotaka kanina, di ba? Joker yung Astar ngayon. Wala, nahihirapan din talaga sila mag-high-grounds kasi nang babasag sa kanila, si, well, MK may Deso eh. Oh. Tapos yung, ano tawag doon, Meteor Hammer ng Mars. Kaso di nila nagawa kasi hindi rin sila nagkaroon ng moment na nag-teamfight sila at nanalo sila ng parang team wipe yung 9 Pandas na hindi na makaka-defend. Hindi nangyari yung ganong moment eh. O yung ganong scenario. Nag-black hole ba yung Enigma doon? Hindi. Hindi, di ba? Hindi nga. Kita mo yun. Kala ko nga ipa-black hole niya eh. Di ba nung time na nung nagkaka-1v1 na yung Ember tsaka Morph? Na searing chains ni Morph yung Ember? Kala ko nga ipa-black hole niya eh. Pero di niya ginawa. At take note, siguro ang ginagawa din dito ni Ember, tinatry niya talaga kontrolin si Ramses since meron siyang hex eh. Oo. Diba? Kaso, ayun, hindi naging successful yung balak nila. Pero ito, Aster, magra-wrap around data sila. They're smoke top. Alam nila na pwede nilang i-punish yung 9 Pandas. Available yung Roshan, mga tropa. Mabilis lang nag-spawn to. After nung clash kanina, meron agad Rosh. Pero sino ma-reveal? Si Antares na naman. Napop na yung Sod. Antares trying to escape. Ember Spirit looking for some victim here. Dive in by Phoenix. Pero maganda pwesto ng 9 Pandas. Nakaset up na sila dyan. At eto nga po ngayon si Kiyotaka. Gustong humabol sa may likuran. Ember Spirit na pariyak on the sidelines. Doom ulit. Phoenix, doomed. Eto naman pong searing chain. Sinapot na si Kiyotaka. Masyado ka na makulit. But the defense matrix plus the BKB, he can't escape. Eto naman si XXS. Napakain natin ng keso. May buyback pa dito ngayon kay Phoenix. Kaso yun nga pong Earth Splitter. Binigay na. XXS patay pa. Pero si Kiyotaka napatay bigla. Yaman. Buti dumating yung MK and they were able to kill itong mid laner ng 9 Pandas. Pero babawi ba sila? Okay. May ano pa rin ha. Meron pa ring black hole dyan at wala nang setter yung Aster ngayon kasi namatay yung kanilang offlaner na si Mars. Okay. Bunti ka na. Buti na lang. Nahabol pa rin nila yun. Tinker, nakapag-e-blade eh. Kala ko from that moment makakaligtas na eh. Ayun yung magandang gawin ng Aster. Pati nalagad yung Tinker. Teka, for 9 Pandas. Parang biglang tumatabingi kasi wala si Tinker eh. Medyo 10 bits damage nila. But let's see kung kaya ba ng 9 Pandas to even without Tinker. Okay, Enigma jumped in. Gusto nilang unahin dito si Rocket. But where do you get inside that sama. Black hole? They're gone. Ito pong si Ramses. Pinagpapalo na dito ngayon. Si Sumail and Sumail with the lead. The BKB is still up for Ramses. Monkey King will also fall. XX is trying to join the fight and Phoenix is down. Patay ang ibong adar na pati si XX sa sumama. Ay, nice. Double kill for Ramses. The Hex by King Ataka. Ember Spirit is gone. Pinaglalaroan pa. Oh my God, and GG called by Aster just like that. What a nice play from 9 Pandas. Sobrang tagal nila binild up yung game na yun para matake sick. Yung game for Aster. Ang kaso sick nun. Yung last black hole talaga. Yung Rubik na lang sana yun. Kasi sumama yung Ember eh. Hindi mo alam kung paano nangyari yun. Diyos ko, wala bang isang triple dyan? Sabi ni Enigma, ito na lang iba black hole ko para walang umagaw. Mm-hmm. Eh may sumamang dalwa. Eh di thank you. Sakit
Noon, nag-buyback pa man yung Ember Spirit. Yun yung pinakamasakit sa lahat eh. Mm. Nag-buyback ka para gumanti. Kaso patay na yung ano nyo, MK nyo eh. Pagbalik nga natambangan sa ni Tinker. Alam nilang babuyback eh. At ayan, kita mo naman yung mga mukha dito ng player ng Aster. Alam nila na mistake na nila kung bakit sila natalo. Nag-choke sila doon, malala pare. Pero wala, better team lang talaga yung 9 Pandas dito sa ating game mga kaibigan. And again, ganda performance lang talaga from the side of 9 Pandas. Kanina pa natin napapoint out, Mike, kahit gano'ng kalamang yung Aster, meron pa rin chance yung 9 Pandas doon sa game na yun. Oo, kasi nakita mo yung network, sobrang linaw. Hindi sila maka-high ground eh. Oo. Ayun yung mga moment na masasabi mo na, ah, okay, ano lang to, humahanap lang to ng timing. Yeah. Diba? At ayun, nabigyan sila ng timing. Sobrang daming beses na nabigay yung timing na yun na nabawi na nila yung mismong game. Yappy, and there's that mga idol. Siguro, sabihin natin sa 10 team fight, 7 yun na panalo doon ng Aster, tapos 3 lang sa 9 Pandas pero sila pananalo ng game. They just need 3 crucial clashes. And ito, grabe, bigati para doon sa Team Master. And yun nga, 9 Pandas. Congratulations. So 9 Pandas versus Talon bukas. Oo, yung mangyayari pero tayo ano tayo. Siyempre, interview of 9 Pandas, which first of all, how dare you invoke Meepo and Tinker in this series? The audacity, but that's what you're known for, Kiyotaka. These mid lane picks, are you asking for them or is your team giving them to you? Yeah, sure. I just want to make some show for viewers. So I just pick some heroes for team fights, like, you know, invoke Tinker, just press some buttons for viewers. زي ما تشوفون معنا كيوتاكا اعزائي المشاهدين في المسرح بعد ما خلص المباراة 2-1 بالقوة قدروا يفوزون لكن قدروا يفوزون اول سؤال سألناه قلنا له كيف تتجرأ انك تلعب شخصيات زي كذا الهيروز اللي قاعد تلعب فيهم سواء كان انفوكر او حتى يعني بيلعب بيبو ليش تلعب كذا كان الجواب فقط يقول انه انا مو بس انا جاي عشان اوريكم الجيم بلاي حقي انا جاي اسوي شو للفيورز والمتابعين فهم جاي عشان يمتعون كل الجمهور اللي موجودين معنا. Thank you, Jimmy. Well, I appreciate the showman spirit, Kiyotaka, but how do you like mid in general right now? It's so how long have you been playing Dota in general as a pro player? For like pro player, I think I play like 2 or 3 years, maybe 3 years. In Dota, like 6 years. Okay, so how has the evolution of the mid lane gone for you? Do you enjoy the current state of mid right now? When I started Dota, it will be some hard to stay in mid versus good player. Now it makes a little bit casual for newbie players. So if you come first time on middle, you can stay 50-50 with any player because it's like a lot of runes. You can ask your support for refill your bottle and just gank for you. So it's okay, you can just play on farm. No need to aggressive. سألنا كيوتاكا السؤال الثاني في المقابلة نتكلم عن الستيت الآن للميد لين في الجيم بحكم أنه هو الآن زي ما قالنا أنه له 3 سنوات يلعب في 6 سنوات يلعب دوتا فكان الجواب يقول أنه أشوف الميد لين الحين حاليا أي واحد يقدر يلعب فيه بالأول كان صعب أنك تكون موقف قدام الخصم خصوصا أنه الخصم إذا كان كويس يعني لكن الآن حتى لو أنت لاعب جديد حتى لو أنت لاعب ما وصلت لدرجة الاحتراف تقدر أنك تلعب في الميد لين بشكل جدا ممتاز خصوصا أنه عندك الرونز خصوصا أنك تقدر تطلب الدعم حق السبورت أن يقدر يساعدك في الميد لين ففي حلول كثيرة أنك تقدر تسويها. Like you said, you've only been playing pro for around 2 to 3 years. Before the interview started, you were saying to me like every game at this tournament is crazy. So it seems like as much of a spectator as a player, you're enjoying this, but how's the intensity of competition going for you so far? Because you have played now 36 games at this tournament. We just enjoy Dota. We come to Saudi for Riyadh Masters. This is perfect tournament for us because it's good games, good teams, only best teams in this tournament. And we just try to enjoy Dota and show best our gameplay for viewers. So it's hard way, but we continue to do it. Hope we're going to meet some raid boss in the raid in final. You know. Do you have a preference? I think it's going to be a good game versus Boom Boom team. Okay. You understand.
ما تشوفون هذه المشاهدين. السؤال الثالث والاخير في المقابله سالناه انه بوم بوم كل مره انتم تلعبون تشتد، وانتم الان رسميا ناين بانداز هم اكثر فريق لعب معنا في البطوله 36 مباراه في رياض ماسترز فقط، فهل الشيء هذا يعني قدرتوا تاقلموا معاه وكيف تشوف الحده المنافسه اللي موجوده عندنا؟ كان الجواب يقول انه صراحه بالعكس، يعني احنا جايين هنا للسعوديه عشان نلعب رياض ماسترز، البطوله هذه هي مثاليه بالنسبه لنا والاجواء جدا جميله، وحنا اصلا مبسوطين بتواجدنا هنا وما عندنا مشكله اننا نقدر نواجه الكل. ولكن اكثر شيء انا محمسني انه في نهايه البطوله في الجراند فاينل انا ابغى اواجه الريد بوس حق البطوله. سالنا مين تقصد؟ يقول اقصد بي بي تيم. Well, on the journey to boom boom team you're going to have to make it through Talon first. So I'll let you get ready for that. It will be tomorrow. But before that, anything you'd like to say to all the fans who have been supporting you and all the people who look at you as a mid lane role model these days? Yeah, sure. I want to say thank you for everyone for sitting on the court, for just watching the stream. It's so good for us. We play for it. We try to make some show. We try to make our best gameplay. So I hope you guys enjoy. Thank you guys, everyone. في النهاية كيوتاكا كان جالس يقول لنا انه حاب يشكر كل الناس اللي تتابع ناين باندز اللي يشجعهم في البث المباشر او حتى من الناس اللي في الحضور عندنا اليوم، وخصوصا انه هم جالسين يحاولون قد ما يقدرون انهم يعطونكم شو وتنبسطون في كل الاستراتيجيات اللي ممكن يسوونها في اللعبة. فبالاخير يقول لكم شكرا. I'm definitely enjoying the show Kiyotaka. Thank you very much. Congratulations on this win and best of luck in your series tomorrow. جاء الوقت الان على المشاهدين نروح نتكلم عن 2-1 Talon versus Nine Pandas. Yung masasaksiyan natin bukas. Pero mamaya, anong meron? Bet mo mat GG muna. Yan ang magandang mapanood. Yan ang abangan natin at papanoorin. Tayaan nyo. Ay, tayaan nyo. Sorry, sorry. Baka sabihin, bad influence tayo eh. Lapag nyo na. Yung mga gusto nyo yung lapag. Yan, lapag nyo na. Let's go, boom, boom. Boom, boom. Diba, para matupad yung pangarap dito ng Nine Pandas, pero in order na makalaban nila yung boom boom, kung manalo yung boom boom talunin sa GG, muna nila. Talunin muna nila yung Talon at syempre doon na may split ang mga tropahan. And yun na nga mga kaibigan, maraming salamat sa mga nanood dito sa ating second series. Meron pang series mamaya, so don't go away. Magbabalik po ang Kuya Nick, but before anything else. Syempre, sino pa ba? Pag yan hindi si Kuya Taka. Yun. Yun. Diba? Kuya Taka ang ating supreme. Player yes. of the game. Highlight by Red Bull Supreme. Naka-highlight tag. Trust your energy. Mm-hmm. Pero ting may nagtatanong ngongodo ba si Kiyotaka? Di naman tingin ko. Ano lang ang nahihirapan lang since iba yung ano eh. Parang salita sa ano eh. Di baka ganun lang din yung mahirap, ano niya. Mahirap mag ano. Ganun lang din yung pananalita talaga. Kasi yung mga ano naman, kung tatry mo rin mag-Russian, mahihirapan ka rin eh. Oh, meron ka din mga ganong klase ng moments. Pero yun nga. Alam mo lang sa amin yan, yung C, ano eh, C at B. Oh, easy ka lang. Pero yun nga mga kaibigan, maraming salamat muli. Magkabalik po ang Kuya Nick for the GG versus Boom Bet, Boom. May Boom Boom. Boom Boom! Boom Boom! Ah, bye-bye. Best cool Luigi, extra cheese. I'll crunchy chicken fist center. Hot little bucket. Hot little zinger.